Sa kabilang linya naman, ay kukuha tayo ng panig ng gobyerno, ha. Si Secretary Ernesto Abella ay nasa line 2. Siya po yung presidential spokesperson ng Pangulong Duterte. Good morning sa inyo, Secretary Abella. Good morning po. Kamusta po kayo? Ito, okay lang ho. At happy Sunday po. Junri Hidalgo po ito, tsaka Noel Alamar. In a nutshell po, Secretary, paano niyo po mai-describe sa mga kokonting sentence ang naging panunungkulan ng Duterte administration po sa loob ng 100 araw? Based po siguro sa pananaw ng presidente, no, ilagay lang po natin in context, no. Based sa kanyang context na yung kanyang pananaw, which he said in no, inexplica po niya doon sa kanyang inaugural speech na what he wants is a comfortable life for all, ano, yung umaliwala sa buhay para sa lahat, tsaka po yung kanyang three-point agenda, na yung three-point niya na reduce poverty, tapos mag-create ng peace within our borders, tsaka yung to address crime and corruption and drugs, ay mukhang maganda naman po ang kanyang based lang po sa approval rating ng mga tao, tsaka po sa Congress. Sabi nga sa headlines kahapon ng bulletin, Duterte gets an A. Kumbaga po, based on results, no? Based lang po results and based on the stated objectives, ay maayos po yung first 100 days ng presidente. Yun po nakikita natin. Mm-hmm. Based on results, tsaka po sa approval rating ng mga tao. Mm-hmm. Secretary Abella, opo. Nakakarating ho ba sa Pangulo yung mga daing po ang gagamitin kong word? Mga daing na mga inosente na napapatay po sa war on drugs ng Pangulo? Siguro po na nakikita natin nakikita naman po ng presidente ang big picture, ano. However po, siguro ang makita rin po natin na siguro makita din talaga dapat natin ano talaga yung kinaing din ng presidente, saan ba yung hugot niya, saan ba siya nanggagaling, no? At ang nakikita po niya siguro, and maybe not many people see it also, no, na ang nakikita niya talaga yung the extent, yung pandemic ng drugs na mukhang hindi pa yata gaano na-appreciate ng Pilipino, no? Kung gaano kalalim at kalawak po talaga ang paglaganap ng illegal drug problem. When in fact po, sabing ganun, 97% po ng mga barangay has actually been affected. 97% of barangays. Can you imagine that? That's more than 45,000 barangays all over the Philippines. No, so isa po siguro yan na alam po ng presidente ang nangyayari. Nakikita po niya. Ang lag pa balik-balik po niya sinasabi na everything must be done with regularity and within the bounds of law. Yun po masasabi ko. Magandang tanghali po, Secretary Abella. Si Noel Alamar po ito. Ano po? Ano po, yes, yung reaction ng Palacio sa paglalarawan ng isang French newspaper kay Pangulong Digong bilang isang serial killer? Ito po ika-ugnay dun sa kampanya pa rin po sa illegal drugs. Opo, siguro yun ang masasabi ko po. I think it's irresponsible. It's irresponsible the way they have termed it and the way they carelessly use this word and their media power to paint the Philippines in such a way, no? The best way I can say it is it's irresponsible. Yun po masasabi ko. Okay. Wala ho bang hindi ho ba ito yung sumasalamin sa katotohanan po sa ating bansa ngayon? Sa palagay po ninyo, hindi ba? Sa palagay po ninyo, ganun nga ba? I mean, considering po, siguro, I think the best picture, no, the best mirror of what's happening in the Philippines is yung tao mismo, yung taong bayan na apektado. But so far po, ang isa nakikita natin sa response ng mga tao, they have a very high appreciation of what the president is doing and is done. Siguro po ang nangyari is for the longest time kasi, parang hindi talaga siya binigyan tuon, no, in the past, no. And ngayon napakalaki na, so drastic measures have to be taken for drastic situations. But we appreciate the president na lagi yung sinasabi, kahit na very colorful yung language niya, pero in practice everything has to be done with regularity. Ano po ang reaction niyo, Secretary, na nagda-damage control na ang palasyo
sapagkat nung isang linggo po eh bukod sa dapat 'tong inaasahan ng mga taga Malacañang Press Corps mga members of the cabinet ang magpapatotoo sa mga nagawa ng Duterte administration, inimbitahan sa mga sa regular briefing ng MPC yung pong mga taga PCCI, si Peter Wallace, si Jose Almonte. Ano ho ba ang rason bakit sila yung ang naimbitahan dyan para sumagot ng mga tanong ng mga reporter? Actually, that was my call. Kasi narinig ko po sila. I heard them, yung mga taong yon. And on the first, kasi pwede rin naman, like, before nga nito 100 days na to, we were inviting sina Ernie Pernia, sina Camariano, sina Sani Dominguez. We invited them already. Ngayon, I personally felt that it was important na marinig din ang mga, marinig po ng taong bayan ang mga responses ng mga tao na hindi naman sila involved in government, pero okay, they're seeing the effect. Hello po. Kaya inipita ko po sila so that makarinig naman tayo ng mga tao na hindi galing sa gobyerno. So it was not damage control. In fact, it was a celebration of the 100 days. I thought the perception was people would appreciate it. At mukhang some people naman, a number of people naman appreciated it. Opo. Eh kasi po yung mga naimbitahan nyo ay hindi naman lingin sa kaalaman ng mga tao na ito yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Ramos, dating Pangulong Arroyo. Itong dalawang dating presidente, kalyado ni Pangulong Duterte ngayon eh. Siyempre, puro maganda sasabihin nila. Pero hindi mo ba meron sarili din silang buhay at pag-iisip? Mga negosyante sila, mga taong responsable. And katulad ni Peter Wallace, hindi naman siguro siya, matinong tao naman siya, hindi ho ba? Matinong tao, in fact, hindi siya magsasalita ng ganyan dahil diyan nakabase yung kanyang negosyo, yung Wallace Business Forum. I actually presume that being business people, they would be able to come up with objective answers. So kaya po natin sila inimbita. Pero secretary yung pong, sorry po, pero secretary yung katulad nga na nabanggit ng partner ko si Noel Alamar, nakakabilib talaga ang kampanya ng administrasyong ito about sa problema ng illegal na droga. Yung po bang problema na kahirapan nakalinya pa rin ho ba para ma-resolve ba ng Pangulong Duterte? Yung problema sa alin? Kahirapan po. Opo. Katatapos din po nung NAPSI, no, yung National Commission for Poverty Reduction, katatapos lang po. And actually, yun nga ang nangyayari. Minsan kasi minsan natatabunan yung mga gawain, yung mga ibang mga projects ng presidente. Pero napaka-exciting po ng ginagawa ng ating kabinete, no? Because in fact, nare-recognize po ng presidente na hindi naman nagagani lahat idea sa kanya. Kaya po siya kumuha ng mga kabinete na kung saan-saan, from left to right persuasion, political persuasion. At si Secretary Lisa Masa nga yung sa National Poverty Anti-Poverty Commission, katatapos lang po nila talaga ng programa that will address these areas, kahirapan, yun naman pong katatapos ang dibasat, napaka yun din sa economic side naman po ay ina-address din po yan ng ating 10-point agenda. Very well-rounded po yung approach ng presidente by getting the right people and allowing them to function. Yun po. Mm-hmm. Secretary Ernesto Abella, ang presidential spokesperson. Opo. Salamat po sa oras niyo, Secretary. Salamat din po sa inyo.